hindi man kalakihan yung ibinigay na area kasi parang tinipid eh. Ha? Parang tinipid yung lugar na dapat kanina pa nag-umpisa ng alas 4 yan. Eh maliit na lugar lang ho yung pwedeng maokupa nila dahil hindi po pinayagan ng city government yung malaking lugar dahil meron daw hong itinayo dyan na eh kanina nga nag-uumpisa, may nakita ako na sa mga video, may mga umiiyak na nga eh. Ha? Parang ayaw pa nilang umalis si Pangulong Duterte, wala naman humagagawa. Yun po yung nasa batas eh. Pagdating ng June 30 talaga ng 2022, ngayon na yan, next week na aalis na siya, tapos na yung 6 na taon. At uupo naman sa kanya yung President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President-elect Sara Duterte na kanyang anak. Ayun. So kung mawala man po si Pangulong Duterte, eh nandiyan naman yung anak. Di ba? So tuloy pa rin. Tuloy ang buhay, tuloy-tuloy. Nandiyan naman yung anak, Vice President na, Secretary pa ng Department of Education. Okay? So, ayan po yung ating tanong at sinasabi, hindi po pinayagan ng Office of the Mayor ang malawak na luneta, yung harapin po ng kalawakan ng luneta para gamitin dito sa Thanksgiving na ito. Pero napansin ko, puro mga naka-white. Oh. Karamihan mga naka-white, pati upuan, white. Ano ha? Yan po sa paghahanda. Mukhang matinding concert ito. Antitindi po ng mga sound system na itinilagay dyan po sa may Carino Grandstand para nga sa Thanksgiving. Kasi nga po ay ngayon lang po ito gagawin. Okay, at next week ay magiging busy na. Ha? Next week po kasi ay busy na dahil nga ho inauguration na yan ng ating incoming President Administration under President Marcos Jr. Ha? Ngayon ay Thanksgiving ni Pangulong Duterte tapos sa sa Thursday naman, ayun na nga po, inauguration. Mm-hmm. So, sana ay maituloy at alam ko namang itutuloy ni Pangulong Marcos ang mga maiwang mga project na magaganda ni Pangulong Duterte. Ano ha? Kaya may mga naluluha kanina sa pag-uumpisa pa lang kasi nga po nalulungkot sila, mahal na mahal nila si Pangulong Duterte. Pero aalis na nga po eh, wala tayong magagawa at alam naman natin marami. Maraming naiwan, maraming nagawang project, maraming pagbabago. Especially laban sa illegal drugs, laban sa mga illegal na lahat ng illegal dito sa ating bansa. Hindi man natapos pero sinimulan at nilabanan. So sa loob ng 6 na taon, ganun palang katindi ang problema ng bansa natin. Especially sa drugs, hindi kaya ng 6 na taon. Wow! Although sinabi ni Pangulong Duterte na mga 3 to 6 months kakayanin niya. Pero nandyan na siya, nakita niyang ganong kalawak. Maraming konektado, koneksyon ng mga kung kanin-kanino. Ayoko, naniniwalan, totoo yan. Hanggat merong nagbibigay ng proteksyon, hanggat meron pong nakikinabang na mga kinaukulan sa gobyerno, ay magpapatuloy po ang masamang bisyong yan. Yan ang nakakalungkot. At sana ay abolish, sana po ayan ay mapatigil din ni incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayan, yung mahalaga dun eh na mga galawan. Kasi sa taas po ng rating ni Pangulong Duterte, 70%, siya ho yung gumuhit ng kasaysayan na outgoing president, pero 70% pa rin ang approval rating. Kaya kung naipagamit lang yan luneta at maagang nagkaroon po ng mga major announcement para sa Thanksgiving na ito, siguradong maraming tao. Ito parang biglaan dahil kasi nga naghahanap sila ng venue eh, na pwedeng pagsagawaan ito. Yan ang nakita nilang malaki, maluwag at pwedeng gamitin. Pero hindi nga ho nangyari kasi nga meron daw ho mga temporaryong hospital dyan na ayaw hong ipatanggal. So ayun ang nangyari. Mm-hmm. Marami po kasi mga artistang dadalo ron, voluntary, dito sa Thanksgiving na yan ng nakita naman yung mga tao doon po sa luneta. Mm-hmm. Hindi naman ganong karamihan. Ano sabihin, karamihan ngayong oras na ito dahil nga po sa nagsisimula pa lang. So kaya ko dinidiscuss ito, kaya sabi ko parang hindi pa yata nakaka-move on si Mayor Dumagoso. Kung yung mga gunita, nung malayo pa ang eleksyon, di ba alam naman natin, lagi silang nagpaparinigan between Malacanang at saka si Dumagoso. Tapos na mag-i-eleksyon na noong nakaraan, ay parang biglang bumait si Dumagoso dahil nag-i-expect na siya ay tutulungan ni President Duterte. I-endorse ni Pangulong Duterte. Hindi naman nangyari.
O natapos ang eleksyon, di naman nag-endorse si Pangulong Duterte na kahit sinong kandidato. Aba ngayon, gagamitin ng taong bayan, Thanksgiving po ito. Ito yung pagkakataon na may maluag na lugar at magsama-sama yung mga taga-suporta ni Pangulong Duterte para nga magpasalamat kay Pangulong Duterte na aalis na next week. Matatapos na yung kanyang term next week as president ng ating Republika ng Pilipinas sa araw ng Thursday, June 30. Kaya hindi ko nga alam kung ano yung mga pinanghuhugutan. Hindi po intriga ito kasi galing sa kanya. Hindi raw niya papayagan. Ganun kalawa. Kaya ngayon, para nagsisiksikan yung mga tao doon sa pinakabungad ng Crino Grandstand at saka yung pinaka-grandstand. Ano ha? Hindi aasahan natin ng ganun karaming tao ang makakadalo dahil nga sa mukhang may limit ang mga area. Sina Freddy Aguilar yata, Martin Rivera at Andrew E. Marami ho na mga taga-suporta ng Pangulong Duterte noong 2016 until now na mga taga-showbiz po ang, kung di ako nakakamali, voluntary naman ang iba dyan para nga po sila ay dumalo dyan sa Thanksgiving. Kaya hindi ko nga ako maintindihan kung anong pinanguhugutan ng Office of the Mayor na tila hindi nga pinayagan yung malawak na lugar sa Luneta magamit dito sa Thanksgiving na ito. Dahil ang katwiran, nandun daw yung mga ospital na temporaryong kailangan itinayo, hindi daw pwedeng tanggalin. Marang ganun. Well, parang may kulay politika pa nga. So, pero siya po ay mayor pa rin ng Manila hanggang Huwebes, hanggang June 30. Kaya nga lang ho, sa halip na para bang mag-Pilipino, yung gusto ng Thanksgiving na ito. Para huling, anong tawag dito, maipakita nila kay Pangulong Duterte ang kailang pagmamahal at pasasalamat. Yun importante, pagpapasalamat sa maraming kanyang ginawa sa ating administration o sa nakaripas na 6 na taon. Di ba ang ganda nun? Ha? Pero iwan ko, bakit may mga ganun-ganun pang mga hugot? Di ko alam. Ngayon po yung Thanksgiving, pasasalamat ng mga taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ni Pangulong Duterte na ginagawa dyan sa Luneta. Hindi man kalakihan yung ibinigay na area kasi parang tinipid eh. Ha? Parang tinipid yung lugar na dapat kanina pa nag-umpisa ng alas 4 yan. Eh maliit na lugar lang po yung pwedeng maokupa nila dahil hindi po pinayagan ng city government yung malaking lugar dahil meron daw hong itinayo dyan na ano ba yan, mga many parang maliliit na mga kubol-kubol yata ang hospital, ang city government. Eh hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya. Hindi pa ba nakaka-move on si Mayor Dumagoso? Kasi nadinig ko siya kahapon ba yun? Siya ba siya nagtatalampati doon sa harap yata ng mga taga-Manila? Hindi daw niya papayagan na matanggal yung mga temporaryong hospital sa Luneta. Dahil nga ho dyan sa ginagawa o gagawing Thanksgiving ng taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong araw. Aba, kakaiba yun.